Hello mga mommies, for today's video, samahan niyo po ako sa pag-prepare ng second solid food ni baby Aya, itong mash squash. So dahil nga weekend na naman mga moms, walang pasok kain na, naisipan ko pong mag-prepare ng second solid food ni Aya. So bumili ako ng kalabasa sa halagang 10 pesos lamang po kasi hindi naman po yan mauubos. At syempre sa pag-prepare ng kanyang mga pagkain, meron akong mga gamit na inihanda. So, meron siyang sariling spoon, bowl, masher, yung baso, then kutsilyo, peeler, chopping board, syempre itong baby food maker. Ayun nga po, no, after ko maisayos ang kanyang mga gamit, akin na pong binalataan itong kalabasa. O diba, sa halagang 10 pesos, marami na makakain ng ating baby. So, dahanan po sa pagpababalat, baka tayo masugatan. So, ayan, nakaka-excite palang gawin ito, no, bilang first time mommy, no? Parang nakaka-enjoy siya ang gawin. Siyempre, para sa baby natin yan. So, ayan nga po, no, after ko mabalatan, akin po ito ginayat, no, sa 10 pirasong cubes, no, na kalabasa. Next, matapos ating gayatin, ito na po ang ating fresh na kalabasa. Bagong hugas po yan. So, after nyan, nag-prepare na po ako ng tubig para po sa pag-steam. So, may mga label po yan. So, mayroong 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. So, ang pinili ko po ay 10 minutes. Kasi, di naman po yan masyadong matigas ang kalabasa, madalang siyang malambot. So, paglagay ko po ng tubig sa steamer, akin na po inilagay itong mga kalabasa sa kanyang lagayan. At atin na nga pong isasara ang ating mga kalabasa, no, para sa pagsimula ng ating pag-steam. So, pakanan po yung pagsara para sa pagsarado nitong takip po ng ating blender. So, ganyan po siya. Then, atin na pong isaksak sa kuryente. At kapag nasaksak na po, atin pong i-turn left itong bilog. So, kapag nag-red, ibig sabihin, nagsimula na po siya mag-steam. So, hintay lang po tayo ng 10 minutes. So, kusa po siya mamamatay. Itong blender kapag once po na tapos na mag-steam ang ating kalabasa. So, wait lang po tayo ng mga 10 minutes. So, ayan na po, patay na po ang ating ilaw, yung red light. Ibig sabihin, malambot na ang ating kalabasa. Babuksan na po natin. So, ayan po, pakaliwa po para ma-unlock. Next, atin na pong buksan ating steam na kalabasa. So, ayan po siya. Ang bango. Sariwang-sariwa. Okay, try po natin kung malambot na nga ba siya. Ayan mga mommies, malambot na po ating kalabasa. So, pwede natin siyang i-mash mamaya. Kunin na po natin itong na-steam natin. Pagkatapos, buksan naman natin itong pinaglagyan natin ng tubig kanina. So, ayan po, wala ng laman. Kasi napunta na siya doon sa pag-steam kanina. Okay, hanguin na po natin. So, dapat po gumamit tayo nitong stick para tayo mapasok. At atin munang itatabi itong mga na-steam natin na kalabasa. At ililipat natin yan sa lagay ng masher. Siyempre dapat malinis. Okay. Ayan na siya. Diba ang fresh? At hindi na po ako naglagay ng gatas kasi baka masanay si baby na lagi na ng gatas ang nilalagay. So, ang una ko pong nilagay sa first solid food ni Aya, yung patatas, naluan ko po ng gatas para may lasa-lasa. So, ngayon po ay pure lang talaga siya na kalabasa. So, yung tira niya po na tubig dun sa pag-steam, nilagay ko po dyan. Pwede pa naman po kasi siyang gamitin. So, ayun po, mash. Hanggang sa madurog, hanggang sa mapino. So, mamaya po, tingnan natin yung magiging reaction ni baby Aya. At ayan na nga po ang mash squash na ating ginawa kanina. At hello, ready na po ang aking anakers sa kanyang second solid food. So, yun po kanyang reaction. Wow! Diba? Dimple check pa. Yum! So, ayan. Enjoy na enjoy si Aya. Naiyak pa po kapag hindi sulod-sulod magkakasubo. Yummy!
Yummy ba, anak? Yum! Palabas dimple pa siya. Sana all, di ba may dimple? At ayan nga po, sorry po kakasubo. Dahil kung hindi, siya ay iiyak ng todo. Sana anak ay nagustuhan mo. At syempre, after nyan, inom na tayo ng water. Okay? So, thank you po sa inyong mga panonood. Ilagay ko na naman po sa comment section ang mga link kung saan ko po nabili ang mga kagamitan ni baby sa pag-prepare ng kanyang solid food. Thank you po sa panonood. God bless! Thank you.